Napalad tayo sa araw na ito dahil sa pagbabasa ni ng batikang aktor na si Simon Ibarra sa monologo ni Simon na kinuha o hinango sa ikapitong kabanata ng El Filibus Trispo. Sa kabanata na ito, tampok ang pag-uusap ni na Basilio at Simon. Ang pagkakadiskubre ni Basilio sa katauhan ni Simon bilang Ibarra, ang kanilang pagtatalo o sa akademya, no, at ang kanilang mga saloobin tungkol sa nangyayari sa kanilang bayan. Isang banda, napakahalaga ng tagpong ito dahil sinasalamin din nito ang isa pang tagpo, no, lalong-lalo na sa huling kabanata ng Noli Metangere, ang tagpo na kung saan si Edias naman ay nakikipag-usap kay Basilio din. Kaya, pakinggan natin ang pagbabasa ni Simon Ibarra sa monologo ni Simon. Basilio, ito ang sanhi kung kaya hindi ko kayo pinatay. At mahanda ako na dahil sa isang kabiglaanan, balang araw ay ihayag ninyo ang aking kalagayan. Batid ninyo kung sino ako. Alam ninyo ang aking mga tiniis. Paniwalaan ninyo ako. Hindi kayo kabilang ng karamihan na ang tingin sa mag-aalahas na si Simon ay isang maglalako na nag-uudyok sa mga may kapangyarihan sa gawang pamamaslang upang ang mga naapi bumili sa kaniya ng hiyas. Ako ay isang hukom na may nasang magparusa sa isang pamamahala na ang gagawing kasangkapan ay ang sarili niyang kasamaan. Bakahin siya sa paraan siya'y ayuin. Kailangan kong ako'y inyong tulungan. Gamitin ninyo ang inyong kayang makaakit sa kabataan upang labanan ang baliw na nasa makikastila. Pakikiugali, pagpapantay-pantay sa karapatan. Sa landasing iyan ay ang maging isang masamang huwad lamang ang matatamo. At nararapat ang bayan ay lumingap ng lalong mataas. Isang kabangawan ang akitin ang pag-iisip ng mga namamahala. Mayroon na silang takdang bala. May piring ang mga mata. At bukod sa ang gayon ay isang pag-aaksaya ng panahon ay dinadaya pa ninyo ang bayan sa pag-asang hindi mangyayari at nakatutulog pa kayo upang yumuko sa harap ng nagduduhagi. Ang dapat niyong gawin ay samantalahin ang kanyang mga pag-aalinlangan sa kapakinabangan ninyo. Ayaw kayong ihawig sa Kastila. Mabuti! Sa gayon ay magpakatangi kayo sa pagbabadhan ng sariling kaugalian. Itayo ninyo ang tungtungan ng bayang Pilipino. Ayaw kayong bigyan ng pag-asa? Mabuti nga! Huwag kayong umasa sa kaniya. Asahan ninyo ang sarili at kumilos kayo. Ayaw kayong bigyan ng kinatawan sa korte? Lalong mabuti! Kahit na kayo makakapagdala doon ang kinatawan na nahalal ng ayon sa inyong hangad. Anong magagawa niyo ron kundi malunod sa gitna ng maraming tinig at sang-ayunan? Sa pamamagitan ng inyong pagkakaharap doon, ang mga kapaslangan at kamali ang gawin. Samantalang lalong kaunti ang mga karapatang ipagkaloob sa inyo, ay lalo namang malaki ang inyong karapatan sa pagpawi ng pasanin at gantihin sila ng masama sa kasamaan. Kung ayaw ituro sa inyo ang kanilang wika, ay pag-aralan ninyo ang inyo. Inyong pakalatin, baya ang mamalagi sa bayan ang sariling pag-iisip at sa pagnanasang maging isang lalawigan na ipalit ang hangat na maging bansa. Sa paghahakang sumasalilong ay paghahakang malaya. Ni sa hilig, ni sa salita, ay huwag mangyayaring may palagay ng Kastila na siya'y parang nasa bahay dito. Ni palagay ng taga rito na sila'y kababayan kundi manglulupig magpakailanman, dayuhan at sa malaot madali tatamuhin ninyo ang inyong kasarilan. Ito ang sanhi kung kaya hangad kung kayo'y mabuhay. Hi Simon, maraming salamat unang-una sa lahat sa pagpapaunlak, no, na magbasa ng
monologo ni Simon, no? Kapangalan mo pa nga. Hindi, unsa nung talaga yun yung interesado. Yung pangalan mo ba talagang, kasi Simon iba yung pangalan mo, no? Ito ba talaga ay halo sa Simon ng El Filibusterismo at Noli Metangere na si Ibarra? Sir Gary, una, isa pong malaking karangalan na ako'y maimbitahan ninyo at makapagbasa ng monologo ni Simon. Yung pong pangalan ko na Simon Ibarra ay hinango po sa El Pili at saka sa Noli. Doon po kinawa siya. Yun ang ano talaga, no? So, ang una ko sigurong ano yung dating sa iyo ng mga proyekto na tulad nito, no? Paano ka naghanda, no? O kung may paghahanda man. Alam namin na batikang aktor ka na, no? So, biyasa ka na sa mga ganitong mga pagsasaganap, no? Subalit gusto rin namin alamin kung ano yung ano yung mga paghahanda mo pa, yung metodo mo, no, bilang aktor. At siguro idagdag ko na dito, paano ito nagbabago? O paano ito nagbago lalo na ngayong pandemya? Okay, hirapan, mayroon bang ginagawa kayong ehersisyo o pagbabasa? Siyempre, unang-una, sir, napaka-importante sa lahat yung babasahin mo yung script. Unawain mo, then para makakuha ka ng mabigyan mo ng characterization ng iyong gagampanan. At least, kailangang basahin yung buong script para ikaw, alam mo rin kung saan ang gagaling at papunta ang bawat karakter na iyong makaka-eksena. Kasi meron akong mga batang aktor na nakakasalamuha na ang binabasa lang yung kanilang part. Ano? Pero para sa akin, napaka-importante yung basahin yung buong script, unawain, at para alam mo yung karakter mo, bigyan mo ng characterization yung karakter mo, alam mo saan pupunta, alam mo kung saan ka nanggaling. So, may idea ka rin kung saan papunta at saan nanggaling ang iyong mga kaeksena. Napaka-importante nun. Yun, Sir Gary, ang isa sa aking laging ginagawa. Isa sa paghahanda. Dito sa Filibusterismo, nung natanggap mo yung monologo ni Simon, no? Anong mga paghahandang particular ang ginawa mo dito? Siyempre, in-exercise ko po yung aking dila dahil ako po'y bulol. Una, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, binasa ko ulit. Andiyan naman kayo para i-guide ako kung ano ang damdamin, kung saan papunta. Yun yung aking naging paghahanda. At saka, ma-share ko lang, Sir Gary, ako po ay naging Simon na sa Entablado. Ito po ay in-stage na namin. Siguro ako'y nakalabindalawang show na ako'y gumanap bilang si Simon. Kaya lang po, yung aming theater play na yon ay musical. So, ito pong binasa ko na ito ay hindi ko po na-encuentro doon. Kaya nung ipadala sa akin, ako'y nagulat, ay may ganito pala. Kaya, yun nga, binasa ko. Binasa ko ulit. Hanggang sa mawala yung pagkabulol ko. At napakahirap ng Tagalog na ito dahil ito ang pinakaunang sali ng Tagalog, no? 1906. Kaya kung papansin mo yung mga salita niya, no, ay hindi gaano, sa akin hindi na nga gaano pamilyar, eh. Lalo pa sa ating mga kabataan ngayon, no? Kaya itong ginagawa na ating mga isang banda yung Tagalog ng 1906. kaya po ako humahanga sa inyo dahil sa pamamagitan ninyo at ng inyong grupo, ay maririnig muli ng ating mga kabataan, lalo na yung sinasabing mga millennial kid, na ganito ang pananagalog at pananalita ng kanilang mga ninuno, ng ating mga ninuno grupo, ay huwag makalimutan ng mga bata ngayon kasi napaka-importante talaga kung alam mo kung saan ka nanggaling
para makita mo kung saan ka patungo. Ayan. Salamat. Siguro sa bandang huli na lang, mayroon pa ba kayong mensahe sa mga manonood, sa mga magbabasa ng Noli at Pili? Yun na lang siguro. Sa mga magbabasa po or sa mga nakabasa na, huwag po natin kalimutan na ito po ang ating pambansang wika, ang Pilipino. Ito po ang ating pinanggalingan, ang pagiging Pilipino. Huwag po natin kalimutan kung sino tayo. Huwag po natin quote-unquote na ikahiya ang ating wika dahil sila'y marunong mag-Ingles, sila'y magaling mag-Ingles. Mas magaling tayo. Sila, hindi sila marunong mag-Pilipino. Tayo marunong mag-Pilipino at marunong mag-Ingles. So, ipagmalaki po natin ang ating sariling wika.